Yo, what's up mga kaprobinsya? Welcome back sa Province Loop TV. Isa na namang araw, isa na namang video, isa na namang vlog, isa na namang kwentuhan dito sa province. Ngayong araw, nandito tayo sa kulungan ng ating mga manok. Kasi nga, yung ating mga manok, ikukulong na natin sila ngayon kasi inuubos na sila ng mga pusa. Kinakain sila ng pusa. So, huhuli natin sila bago tayo maunahan ng pusa. Dito natin sila ilalagay sa katabi ni Sparker Care. At saka ngayong araw din, titingnan natin kung bakit nadagit ang ating kalapati. Kung gusto mong malaman kung bakit nadagit ating kalapati, huwag kang aalis. Panoorin mo tong video na to hanggang dulo. Ayun na nga, gaya ng mga nauna nating video, bago tayo mag-umpisa, magsa-shoutout muna tayo. Ayan, shoutout sa inyo. Kung gusto mong pa-shoutout, mag-comment ka sa baba, mag-subscribe, at hit mo na rin yung notification bell para palagi kang ma-update sa susunod natin na video bago natin sila ikukulong. Lininisan muna natin ang kanilang kulungan, tatanggalin natin ng dumi, lalagyan natin ng tubig, at saka lalagyan din natin ng patukuan para naman kapag pinasok natin sila, hindi sila magreklamo kasi malinis na ang kanilang kulungan. Mga kaprobinsya, nilagyan na natin sila ng painuman ng tubig, at saka meron na din silang patukaan. So itong ginamit natin ng patukaan kasi nga malapad ito. Malapad yan hanggang dito papunta doon para kapag kumain sila, hindi sila magsiksikan at di rin sila mag-aaway. So ngayon, itong lalagyan ng tubig, lalagyan muna natin ng tubig. Lagyan natin siya ng tubig. Ganyan. Tanggalin natin at kuha tayo ng tubig. Lagyan natin ng tubig. Ayun. Wow! Ito ang ginamit natin para kapag meron na siyang stock na tubig, di na tayo maglalagay. Kapag nagpapakain tayo, di na tayo maglalagay ng tubig kasi nga, stock na dito ang tubig at saka hindi rin ito madudumihan kasi meron itong takip. Ganyan, takpan muna natin. So ayan, kapag nabaliktad na natin, meron na kaagad siyang tubig. Lalabas at lalabas kaagad ang tubig niya dyan sa butas. So kapag nagpapakain tayo, di na tayo maglalagay ng tubig kasi meron ng tubig dyan sa loob. Naka-stock na yung tubig at saka hindi pa siya madudumihan ang tubig kasi nga naka-stock na sa loob ang tubig. Walang pasukan ng dumi. So ayan na nga, dahil tapos na tayo maglagay ng tubig at maglagay din ng patukaan, ngayon huhulihin na natin sila bago pa tayo maunahan ng pusa. Pero bago natin sila huliin, kuha muna tayo ng pagkain at ibibigay natin sa kanila para madali natin sila mahuli. So ayan na nga mga kaprobinsya, meron na tayong pagkain, tatawagin na lang natin sila. Yan, bigyan natin para mahuli natin sila isa-isa. Yan. Unahin natin itong isa, yung makulit. Oh no. At saka ipasok natin sa loob. At saka ito na yung isa. A few inches later. So ayan nga mga kaprobinsya, nahuli na nga natin sila. At saka nakulangan sila ng isa. Natagal na lang tayo paghuli kasi nga palagi silang tumatakbo. Yun, bilis na lang tumakbo. Yan, gumakain na sila. Saktong-saktong binigay natin ng patukaan kasi nga di sila nag-aaway, di sila nagsisikipan. Saka meron din tubig, lalagyan ng tubig. Yan, lagay na doon natin bandalagay yung tubig para naman di sila magsikipan, ganun. Yun na nga, nakulangan tayo ng isa kasi nga kinain ng pusa. So sayang yun. Sayang yun, pag kinula pa sana. So naunahan tayo ng pusa. Kaya kinulang na lang natin sila para di na maubos ng pusa. Kasi nga maraming pusa dito sa amin pala. Palagi nilang kinakain ng mga manok, so sayang, sayang talaga. Dito muna natin sila ikukulong habang di pa sila gaanong lumalaki kasi kapag maliit pa sila, kakainin talaga sila ng pusa. Kapag malaki na, hindi na sila kakain ng pusa kasi nga takot na ang pusa sa kanila kasi nga marunong na silang lumaban sa pusa. Ayun, hindi na natakot ng pusa na kumagat sa kanila. Ayun, dito muna sila, you know. Dami nating manok yan, dyan sila umiinom. Ayan. So, malaki to para sa kanila, di sila nag-aaway. Saktong-sakto lang, saka malinis naman. So ayun mga kaprobinsya, isasarado muna natin kasi nga baka makawala. Ang hirap maghuli ng manok kasi nga ang bilis nilang tumakbo. So ayun mga kaprobinsya, dahil tapos na tayo manghuli ng manok at nandyan na sila sa loob, nandito na sila sa tabi ni Sparker Care at meron naman silang pagkain, gumakain naman sila. So ngayon mga kaprobinsya, pag-usapan natin ang ating kalapati kung bakit siya nadagit. Kasi nung nakaraang araw, pinakawalan natin sila. Meron tayong dalawang pinakawalan na kalapati, yung puti at isang checkered. Noong nakarang araw din, meron dayong ditong dayong kalapati na pumunta, isang blue bar. Alit, meron akong video na videoan ko sila, tingnan nyo muna. Yan nga mga kaprobinsya, yan ang ating mga kalapati. At ang isa dyan, yan ang dayo natin, yung blue bar na yan. Yan ang pumunta sa ating mga kalapati, bumisita sa ating mga kalapati. At yan ang ating kalapati na checkered. Yun nga, yung blue bar, yun ang dayo.
At yung checkered yun sa atin yun. Akala ko nung una yung blue bar dagit na natin yun. So baliktad pala. Baliktad pala yung atin pala na dagit ng blue bar. So ngayon din na umuwi dito yung checkered. Din na umuwi din checkered yung puti na lang yung nandito natira sa atin. So di natin alam kung babalik pa yung checkered sa atin o doon niya tuluyan na siyang nadagit ng blue bar. Umasa tayo mga kaprobinsya na sana yung checkered ay bumalik sa atin. Kasi nga iilan na lang ating kalapati tapos madadagit pa. Ang hirap mag-alaga, sayang lang naman kung madadagit lang ng iba. Ayun nga mga kaprobinsya, dahil naikulong na natin ng ating mga manok at umaasa tayo na sana bumalik sa atin ang ating kalapati. Dito na nagtatapos ang ating video. Kung gusto mong pa-shoutout, mag-comment ka sa baba, mag-subscribe at i-hit mo yung notification bell para palagi kang ma-update. Kita kayo ulit sa susunod na video. Bye!